Muling iginiit ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi niya pinilit si dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos na idiin si dating Senadora Laila De Lima sa isyu ng droga sa Bilibid. Si Aguirre nagpresenta ng video na ni Ragos para patunayan ang kanyang pahayag. Unang balita si Chino Gaston. Matapos bawiin ni dating Bureau of Corrections Director Rafael Ragos ang kanyang testimonya sa drug case laban kay dating Senador Laila De Lima, ipininisinta ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang video ng pag-uusap ni Ragos at ng isang abogado ng Public Attorney's Office habang nagbibigay ng sinumpaang salaysay noong 2016. Paano mo na sabi nakakarating kay Secretary yung pera? Hindi ko na alam yun. But a little fortune of that. Napupunta ka Secretary kasi yung mga needs niya, without him asking me or pag parang may mga suggestions siya, ginagawa ko na. Sabi ni Aguirre, patunay ito na walang katotohanan ang aligasyon ni Ragos na pinilit lang siya noong sabihing nagbigay siya ng pera kay nooy Justice Secretary Laila De Lima mula umano sa bentahan ng droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Aguirre, pinirmahan daw ni Ragos ang kanyang supplemental affidavits sa harap ng dalawang PAU lawyer. Itinanggi din ni Aguirre ang sinabi ni Ragos na ang dating Justice Secretary ang namuwersa umano sa kanyang idawit si De Lima. Makikita naman ninyo na contrary doon sa kanyang accusation against me na siya pinilit o kinuwers ko, wala ka namang makikitang kinuwers siya doon eh. As a matter of fact, very voluntary, very spontaneous yung kanyang pagbibigay ng statement. Ayon sa abogado ni Ragos na si Attorney Michael De Castro, hindi raw katibayan ang video na hindi napilit ang kanyang kliyente. Noong panahong yon, kasama si Ragos sa mga akusado sa drug case. Kaya sabi ni Attorney De Castro, dapat meron siyang kasamang independent legal counsel noong ibinibigay niya ang kanyang salaysay. Pero tanging mga abogado ng Public Attorney's Office umano ang naroroon at hindi sila maituturing na independent legal counsel dahil ang kanilang tanggapan ay nasa ilalim ng DOJ. Wala rin daw pinirmahan si Ragos na isinusuko niya ang karapatang yon. Ang kapo ni De Lima, hindi raw muna magbibigay ng komento hanggat hindi pa natatapos ni Ragos ang kanyang pagbawi ng testimonya sa Muntinlupa RTC. Sinusubukan pa naming kunan na pahayag si PAU Chief Attorney Persida Acosta pero hindi pa siya sumasagot sa aming text o tawag. Yan ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.